Lord, huwag niyo pong pababayaan ang papa ko. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob na labanan ang sakit. Sana malampasan namin ito. Kumusta? Okay naman po, Doc. Well, anyway, nakitaan ng bagong infarct ang left side ng brain ng papa mo. Baka nga naapektuhan pa yung right side ng katawan niya. Doc, gano'n po ba katagal ma-admit ang papa ko? Hindi ko rin alam eh. Kailangan pa natin siyang i-observe. Siyempre, baka medyo matagalan pa tayo dun. Well, anyway, don't worry about your bill, okay? Hindi ka naman pababayaan ng GSH family. Your family to us. And puntahan mo yung supervisor mo para ma-arrange mo yung schedule. Tapos, ikaw na rin magbantay sa papa mo. Maraming salamat po, Doc. Okay, sige. Una na ako, ha? Vital signs ni Papa. Yun lang, medyo slurred pa rin yung pagsasalita niya. May mga kailangan ba kayo? Food, water, blanket? Okay na kami dito. Huwag mo na kaming alalahanin. May food naman from the hospital. Sige, good night. Bye. Good morning! Housekeeping, peace be with you! Juliet po, ma'am. Magda-daily clean lang po. Tuloy ka, Iha. Tuloy Thank ka. Thank you. Matagal ka na dito, Iha? Mahigit 3 taon na din po, ma'am. At saka, ka-observe lang din sa akin ng hospital. Kayo po ba yung mama ni Nurse Julian? Oo, ako nga. Magkakilala pala kayo. Ako, ma'am. Kilalang kilala po dito si Nurse Julian. Napakabait at napakamasayahin niya po. At saka, kahit po mga pasyente, gustong-gusto po siya. Ah, ganun ba? Isa si Ate Juliet sa masisipag na housekeeping sa GSDH. Masayahin siya at mapagbiro. Pero, ang hindi alam ng iba, ay may mabigat na rin siyang pinagdaanan sa buhay. Juliet, ano pong nangyari sa inyo? Na-admit ang anak ko, Ma'am Julien. Kaya pala, palaging may pasa si Andre ko. Kasi meron siyang leukemia. Ang mahal-mahal mo ng chemotherapy. Ngayon pa lang, hindi na namin kayang bili ng mga gamot niya. Ito po, Ate Juliet. Savings ko yan, ate. Total, tapos ko na din na bayaran yung mga bills namin sa bahay and nabili ko na din yung mga maintenance nila mama at papa. Sana makatulong yan, Ate Juliet, kahit pa paano. Maraming salamat, Ma'am Julian. Ang bait-bait niyo po. Thank you.
Hello, Doc. Hello, Julian. Nag-order na pala ako ng discharge notice para sa papa mo today, ha? And may iniwan pala ako sa nurse station. Mga paggamit sa therapy niya. O sige, I have to go na. At inintay na ako ng anak ko. Ingat ka. Okay po. Sige po. Thank you, Doc. Okay, bye-bye. Hi, Ma'am Jamaica. Hey po, good morning. Be with you po. Available na po bang bill ng papa ko? Patient Roma Narciso po. Good morning, ma'am. Be with you po. Ma'am, may check ko muna po, ma'am, ha? Ma'am, upon checking po, ma'am, available na po yung bill. Print ko lang po, ma'am, ha? Saglit. Ma'am, ito po, ma'am. O, ma'am, pa-check na lang po ako, ma'am. Zero po ang hospital balance bill namin, ma'am. Paano po nangyari ito? Yes po, ma'am. Ma'am, dumaan na po kasi si Dr. Yasadi, ma'am. Mali, nakapag-settle na po siya dito sa billing, ma'am. Talaga po? Yes po, ma'am. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Kung magkakaroon ng listahan ng mga mababait at mabubuting doktor, siguradong number one sa listahan ko si Doc Sandy. Hindi ito ang unang beses na tinulungan niya ako at hindi lang ako ang natulungan niya sa ospital. Wala pang isang taon nang lumipat si Doc Sandy dito sa Jensen. Galing siya sa isang malaki at kilalang ospital sa Maynila. Ngunit, mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang practice dito sa GSDH upang makasama ang kanyang anak. Good afternoon, Doc! Mommy! Na-miss kita, anak! Seth! Hayaan niyo na po, Dok. Baka nanibago lang po si Seth. Alam niya naman, tatlong taon kayo hindi nakikita. Umain. Pasok po tayo, Dok. Wow, Dok! Ang bango naman ang niluluto mo. Hi, nako. Thank you, Yaya. Alam mo ba na specialty ko to? Ay, sana nga magustuhan ni Chef eh. Favorite ko pa naman to. Anyway, grabe sa hospital. Ang daming toxic talaga, grabe. Besides, ito yung favorite ko. Kaya sana magustuhan ni Chef eh. Sana ba yung nanapyat? Naku, Doc. Hindi po kumakain si Chef ng chicken. Mas gusto niya po yung pork. Malamdi, gusto ko nang kumain. Ay, naku, napakalambing na bata na to. Tara po, Doc. Sige, susunod na ako. Matagal na kayo hindi nagsasama nag-lunch. Oh, your mommy is here. You eat your lunch together, okay? Maiwanan ko po muna kayo, Doc. Thank you, Yaya. Oh, baby Sev, did you like your food? Yaya Lourdes made that for you. Anak, namiss ka ni mommy. Namiss mo si mommy, anak? Anak, I miss you so much talaga. Bigyan mo ko hug, anak, please. Sorry if mommy has to leave for so long, huh? Don't cry na, mommy. Water na.
Thank you talaga, Yaya Lourdes, ha. Salamat sa lahat ng effort mo. Grabe. Naiingit na ako sa inyong dalawa ni Seven, eh. Ang sobrang close kayo. I'm regretting talaga kung ba't ko pa tinanggap yung training sa Manila. Tagal ko tuloy na wala. Nagsisisi nga ako, eh, kung ba't ko yung tinanggap. Pero tapos na yun, eh. Babawi na lang ako. Dok, huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Para naman yun sa kinabukasan ni Sev, eh. At saka bata pa siya, marami pang panahon para bumawi ka. Oo nga, eh. Hayaan mo, babawi ako. Yaya, let's play na. Dok, tara na. Pag-isana natin mo. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan ng hirap at sakripisyo. Hindi rin biro ang pinagdaanan ni Doc Sandy para muling makuha ang loob ng kanyang anak. Ang kanyang pagbalik sa Jensen ay ang bagong simula ng kanyang masayang buhay kasama si Seth.